Okay guys, welcome sa Engineering Mechanics Statics using the calculator. So topic natin for today is 3D force system using equation. Okay, so punta tayo sa mode. Hanapin natin sa equation, which is number 5. Tapos hanapin natin yung 3 unknown equation. At ito yung lalabas. So, ayan. Ngayon, ang format natin ay ganito. Okay, so yun nasa left side ay yung internal forces and yun nasa right side ay external forces. Yung first row ay summation of forces sa x. Second row, summation of forces sa y. And yung third row ay summation of forces sa z. Okay, ngayon, dito tayo sa problem. So, meron tayong cantilever frame attached at point B, point C, and point D. Okay, so in this problem, para ma-solve natin siya, kasi gagamit tayo ng components, right? So, we need to know the values ng yung length. Okay, so for example, yung AB saka AC, parehas lang yan, symmetrical. So, solve natin. Calculate natin yan using Pythagorean theorem. And ito yung lalabas, diba? So, tapos, gawin natin. I-store natin siya. So, that is shift, tapos RCL, tapos A. So, yan. Tapos, solve din natin yung length ng AD, which is 5. Tapos, mag-assume tayo. Okay? AB and AD, assume natin na tension. AC is compression. So, don't worry. Kahit mali assumption, okay lang. Pag nag-negative yung sagot, balik ta rin mo lang. Okay, so ano ba yung compression sa tension? Ito, tension siya kasi lumayo siya. Hinila, okay? Tapos, AC, papunta siya doon. So, ibig sabihin, kinompress. Tapos, papalayo si AD, so tension siya. Okay, so yun yung assumption natin. Okay, ngayon punta tayo sa mode. Tapos, punta tayo sa equation. Tapos, punta tayo sa 3 equations. And then, yan yung makikita nating format. Diba? Ito yung format natin. First row, first column AB, second column AC, third column is AD. Tapos, the fourth column is the external force. Ayan, isa-isayin natin, no? First row, summation of forces on x direction. So we have AB, positive. Tapos AC, AB is negative, AC is positive. Tapos AD is negative. Walang external force. So yan yan. So zero dito. Tapos second row is yung y naman. So ano lang meron sa y? We only have AD, yung component ng AD. So, wala yung dalawa. So, zero sila. Tapos, itong 1.5. So, pababa siya, negative. Pero, ito transpose natin, magiging positive. Tapos, dun tayo sa Z. Sa Z direction naman, so you have AB, component ng AB, positive. Component ng AC is positive. Wala tayong AD. Pero meron tayong 500. So, negative siya. But, since ito transpose natin, magiging positive. Tapos, makakapuha mo na yung sagot. Equals na lang. So, nag-negative yung x natin. So, yung x means siya yung AB. So, ibig sabihin, mali yung assumption natin. Dapat compression siya, hindi siya tension. Next is yung, ito naman yung AC. So, tama yung assumption niya. So, therefore, compression. Tapos, si Z naman is yung AD. So, positive. Ibig sabihin, tama yung assumption. So, this is the summary. So, compression, compression, tension. Okay, so yan. I hope may natutunan kayo. Thanks. That's 5 minutes. Thank you for watching. See you next time.